Guys, tingnan nyo guys. Yan ang napakahirap sa isang OFW na kahit anong linis mo, kung sinusumpong ang amo, yan ang disaster. Naging worst kasi tinatapon niya lahat ng laman ng cabinet. Labas lahat-lahat. Walang may natira. Tapos binuhusan lahat ng tubig, lahat ng kabinet, lahat ng oven, pinabuhusan ng tubig yan guys, mula taas pababa, buhos hanggang pati ang telephone sira kasi binuhusan niya rin ng tubig. Ganyan ang buhay OFW guys, na hindi nyo lang alam kung ano ang pinaghihirapan ng mga OFW. You see, ganyan ang sitwasyon namin dito. Yan guys, nakikita nyo naman kung ano ka hirap ang maranasan namin dito sa ibang bansa. Imagine mo guys, parang syaitan na hindi niya alam kung ano kahirap na ibalik mo naman yan sa kabinet. At yan lahat, buhos-buhos tubig. Ilabas mo ang tubig, maya-maya, pagdating niya naman, buhusan na naman ang tubig. Imagine mo, wala mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Walang katapusan, guys. Imagine mo, guys, ang hirap ng sitwasyon. Pagod na pagod ka guys, sobrang pagod, parang hindi mo magalaw yung yung katawan mo dahil sa pagod, labas pasok, imagine mo kung ano kadami niyan. Ang iba na tapon na guys sa labas, pinaghagis niya upuan, buti na ligpit agad yung cellphone na tago kasi kung wala, nako guys, yan ang dapat isipin ng mga tao na ang akala nila maganda ang buhay sa abroad. Paswertihan lang naman guys, paswertihan ang sitwasyon kung okay ang amo. Kahit ano ka okay yung amo, kung sinusumpong, kahit anong rason mo, talo ka pa rin. Alam nyo guys, masakit sa kalooban. Sobrang sakit na iisipin mo ginaganyan ka ng amo. Wala, sunod-sunuran ka na lang. Ano ka na lang, gawin mo na lang kung ano ang tama. Hanggang kaya mo na matiis ang haba. Habaan mo ang pasensya mo. Kaya natin yan. Kaya ng mga OFW. Mas lalo pa guys, mabunganga pa. Okay lang kung ano ang gagawin niya, wag lang siyang mabunganga. Ay, supra-supra talaga. Yan guys. Linisan. Punasan. Kasi puro tubig. Pero guys, di mo alam kung saan uunahin mo yung gusto mong sumigaw na wala kang right, di ba? Ano na lang, parang tinatawa na lang na gawin mo na lang yung gawain na wala kang email kasi pag magsalita ka, sumasagot ka, yung ganun ba? Pero sobrang sakit sa dibdib guys, na gusto mong sumigaw, hindi ka makasigaw dahil sa situation na siyempre ang amo galit, mag ano ka na lang,
sunod ka na lang sa agos ng buhay. Ganun talaga, guys. No choice eh. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang buhay natin. Kaya, ingat-ingat sa mga ganyang trabaho, guys. Ngayon, nakikita niyo ang situation. Hindi madali, guys. Hindi madali. Imagine mo, pagdating mo sa bed mo, sa sobrang pagod, guys, parang hindi ka rin makatulog dahil sa pagod. Ang layo ng iniisip mo, gusto mong, naisipan mo na gusto mong umuwi, pero sa isip mo naman, uuwi ka ng Pilipinas, wala ka namang gagawin doon. Kaya, tiis na lang talaga. Sobrang tiis. Kasi ganun ang sitwasyon natin, guys. Balang araw may awa din ang Diyos sa ganitong sitwasyon namin. Sana may mga blessings kami na mag-abo sa amon, na nabigay biyaya, ganun, guys. Kaya tiis lang. Ano, wala tayong magawa eh. Ganun talaga ang buhay. Buhay abroad. OFW, diba? Ganun talaga. Kaya huwag niyong isipin na pasimple-simple lang sa ibang bansa. Hindi. Sobrang pagod, guys. Kaya kung kaya mo yung tiis ang presensya mo, ang kahit gusto mong sumagot, wala eh. No choice, talo ka. Kahit sumagot ka, ikaw pa yung mag-inita ng amo. Kaya huwag ka na lang sumagot kung kaya mo. Kaya ganun, guys. Kaya sa mga kapwa OFW, sabi ko talaga ako, kasi kasama na ako doon sa hirap, sa tagal ko na nag-abroad, ganun ang sitwasyon, ganun ang nakikita niyo, guys. Disaster ng buhay. Tumatawa na lang ang kahaw ko. Muntik pa ako kahapon ng kamaan, guys. Imagine mo, napag-hagis yan ng, anong hinagis niya, ibay daladala akong yuko ako kasi biglang dumaan sa akin. Kung ano man ang nangyayari sa isipan, Diyos na bahala sa kanya kung ganyan ugali niya. Wala talaga eh, bad luck talaga pag ganun yan. Kasi imagine mo, guys, ihagis mo lahat ng gamit. Paghagis mo lahat ng gamit, hindi mo pa iniisip kung ano kahirap ibalik na naman. Kaya tingnan mo, hindi pa yan, guys, na balik sa tabi niya. Nandun pa nakapatong lahat. Ay, buhay OFW. Yan, guys. Kita nyo? Kung ano kadami niya. Balik mo agad yan sa ano. Yun. Punong-puno pa yan, guys, ng tubig. After, siguro, punasan na lang. Hugasan at saka punasan. At saka balik sa cabinet. Wala na mga drawer, guys. Kasi ang drawer, tinanggal niya, tinapon niya yan sa may labas. So, imbes na may lalagyan, wala na. Kasi paano, tingnan mo, ang drawer ng mga kutsara, kung ano-ano yung mga pangsantok, wala ka ng lagyan. Thanks for watching, guys. Bye-bye. God bless.